panalig, welcome back to my channel, your Barista Luis, your online barista. And for today's video ay maglilinis tayo ng Donlim machine. So, pakita ko sa inyo kung paano siya linisin outside and kung paano din linisin yung group head niya. And i-share ko na sa inyo kung paano ko nakuha o na-achieve yung dry na coffee pot niya. So, actually, wala naman dapat gagawin or gagawin doon sa espresso nyo or sa grind or sa tamp nyo. So, simple lang naman yung trick para makuha natin yung dry na coffee pot. So, start na tayo! So, mga kapanalim, simula na tayo. Kailangan lang naman natin ay wet na towel, na malinis na towel, and nylon brush. So, itong nylon brush, ito yung gagamitin natin sa paglililis ng group head. So, unang-una, gagawin natin ay syempre, pagtapos na kayo or sa pag-close nyo or sa gabi, tapos na kayo, di na kayo gagawa ng espresso. Alisin lahat nung shot glass, espresso shot glass. Then, ito, alisin din natin para malinis. And, pati itong drip tray niya. So, alisin din natin siya. Then, lahat sila diretso sa lababo para hugasan. Then, ang next natin, si porta filter. So, ito, diretso rin to sa hugasan. So, alisin nyo lang din to para malinis. Ayan, no? Kita nyo yung loob. Actually, di ko talaga siya nilinis para makita or mapakita sa inyo kung paano siya linisin. So, dito muna tayo kay machine. So, mamaya yung paghuhugas ng filter natin. Porta filter. So, mga kapanalig, start tayo kay group head sa paglilinis. So, kung makikita nyo, marami siyang stain or coffee stain na naiiwan nung nag-pull ako ng shot. Okay? So, sa paglilinis, dispense lang tayo ng hot water. Then, tsaka natin siya ibabrush. Okay? So, brush niya lang naman yung screen mismo, yung shower screen niya. Then, yung gilid niya. Okay? So, basa na ulit tayo, dispense ulit. So, ingat lang at mapapasok kayo. So, yan. Pati itong gilid na to. Ayan. Kasi may mga sumasabit-sabit din dyan espresso or I mean espresso coffee grounds. Ayan. Then dispense lang ulit. Then yung malinis yung towel, pupunasan nyo lang siya. Okay? Yan. So, ganyan lang siya. Okay. Pero, syempre, hindi naman pwedeng itong labas lang. Halimbawa, yung loob naman yung lilinisin natin. Actually, itong loob, ginagawa ko lang naman siya mga once a week lang. So, bukod sa descaling, ito rin yung ginagawa ko sa paglilinis itong group head. So, kailangan nyo lang ng flat na screwdriver. So, since wala ako nun, gagamit lang ako nitong kutsara para tanggal ko siya rito. Kasi ito yung pitted dito sa loob. Yan. So, pag medyo naluwangan ko na siya, ito na yung gamit ko. So, kung may mga ano naman kayo dyan, flat na screwdriver, yun na lang yung gamitin nyo para di kayo mahirapan. Yan. So, ito medyo mainit pa to ah. Kasi nag-dispense tayo. So, ito yung dispersion screw niya. Init. Wait lang. So, ito yung dispersion screw niya. Kung saan dito papasok yung tubig sa gitna. And may butas siya sa gilid na kung saan doon lalabas yung pumasok na tubig dito sa loob para maikalat kay shower screen. So, kung mapapansin nyo, madumi yung pinakaloob ni shower screen natin. Ayan. So, hindi siya ma-focus pero ganyan na lang. Yan. So, kaya kailangan linisin din to. So, ako usually once a week
Kasi ayoko naman laging binubuksan to kasi hindi naman to yung heavy duty talaga na machine. Baka kasi sa kakabukas ko or ano, kakatanggal, baka tawag doon, masira ko yung screw niya, something ganon. Then ito yung spring niya. So kailangan di kayo magkakamali sa paglalagay nitong spring ah. So ito yung screw, pag ito dapat lagi ang balik niya. Okay? So lilinisin na natin 'to, okay? And bago 'yon, linisin na rin natin itong pinaka-loob niya. So brush lang din. Kasi syempre, madumi pa din 'yan. Yan. So ingat lang ha, kasi pag tatanggal kayo nito, baka mapasok kayo. Ayan. So kung mapasin nyo, luminis na siya at kita nyo naman kung gaano kadumi na itong nylon brush natin. So actually, nalilinis naman to. So ito na yung mga hugasan natin. Simple lang naman paghuhugas nito. Okay. Parang naghuhugas lang kayo ng pinggan. So kailangan nyo lang sponge, then dishwashing liquid. So, ang nuwala ko itong mga shot glass sa paglilinis. Then, itong porta natin. So, ibabrush nyo lang naman pinakaloob niya. And yan. Then, ito, make sure na aray ko, hindi ko matanggal. Tinatanggal din tong retainer string niya ha. Pag maglilinis kayo. Yan. So ito, yan, tinatanggal din 'yan. Kasi baka may mga naiwang stain din diyan sa pinakaloob or sa nitong retainer string and pati to sa pinakaloob niya. Yan dito. Dito sa lagay ng retainer string baka may mga naiwang stain. So kailangan niyo rin siyang linisin. So, ito, linisin nyo na rin. Then, ingat lang, baka mahulog to sa sink nyo. So, yan yung una nating babanlawan mamaya. Para hindi natin siya iisipin pa. Then, ito yung shower screen ng group head nya. Brush lang din. Kita nyo naman. And, yung drip drain. Pati yung loob. Ito kailangan linisin din to ha, kasi pag naipunan to ng tubig baka magkalumot sa loob. Kaya sa tuwing maglilinis kayo sasabay nyo na rin siya. So banlaw na. So una nating babanlawan itong shower screen niya and yung dispersion screen saka yung spring. So ito yung una natin yung babanlawan. So after nyo banlawan, tutuyuin lang natin siya. So pupunasan natin siya ng malinis na dry towel. So unahin ko lang to para may kabit na natin kay group head. Ayan, so tuyo na siya. Then, ganito lang yung ano niya, setup niya ha. Para sure lang natin. Kaya ganyan. Yan, so pagkatanggal niya itong screen and yung screw niya, make sure na patpatayin niyo si machine. Kasi kung hindi niya siya i-off at naka-on siya, patuloy pa rin siya nag-iinit. So maglalabas at maglalabas pa rin siya ng steam dito. So para hindi rin kayo mapaso, i-off niyo na lang. Okay? Ikabit na natin siya. So ito is medyo mahirap lang na part. Kasi nanlalaban yung spring niya. So, hindi mo siya maikakabit na maayos. Ayun. Nice. Kuro na natin siya. Okay. So, medyo manipis lang tong shower screen niya. Kaya, ingat-ingat lang din tayo. Kasi baka ma-deform natin siya. And ito.
So, gamitan nyo lang ulit ng flat na screwdriver kung meron kayo. So, kung wala, edi, wow. So, gusto nyo, gaya nyo na lang ganito. Yan. So, make sure na nakalock siyang maigi. Mahigpit. Okay. Yan. So, mapapansin nyo naman, nakalapat naman siya maigi. So, yun na yung nakabit na natin yung screen niya and yung screw. So, itong portafilter, kakabit na natin itong retainer string niya o yung pang-lock niya sa loob. Then, itong si basket. Yan. So, make sure nakalapat maigi. And kung napapansin nyo, medyo lumuluwang itong basket ninyo, i-screwdriver nyo lang siya. So, natatanggal itong pinakababa niya. Bottom part yan. Yun. So, natatanggal siya. And, kung mapapansin nyo, may screw dun sa loob. Higpitan nyo lang siya. Okay. Then, gamitan nyo lang siya ng screwdriver para mahigpitan nyo. Yan. Ayan. So, kung gusto nyo magpalit ng handle, hanap lang kayo ng ibang handle. Make sure na fitted itong basket. Kasi then, tanggalin nyo lang yung screw, then, dikit nyo lang sa panibagong handle nyo. Okay? So, ganun lang siya. Then, balik nyo lang siya. And, okay na yung portafilter natin. Okay, so, after linisin ng mga parts, yung labas naman. So, itong machine naman ito, punasan nyo lang siya ng malinis na towel. And yung water tank niya. Ito. Yan. So, ito nililinis din to ha. Tingnan nyo ang dumi. So, tanggalin nyo lang siya. Alisin yung tubig. Then, hugasan nyo lang. Okay. Yan. Dahil bagong linis na yung machine natin, mag-pull na tayo ng shot. So ngayon, share ko naman sa inyo kung paano ko na-achieve yung dry na coffee pot cookies na tinatawa. Okay? Kung mapapansin nyo, diba pag nagpo-pull tayo ng shot, laging basa yung coffee pot natin. So, simple lang naman yung ginagawa ko. Nakuha ko lang to kasi, I mean, na-discover ko siya one time. Kasi di ko muna siya tinanggal eh. Then, tinapos ko muna yung drinks na ginagawa ko. Eh, yung ginagawa ko nun yung ginagawa kong drinks na yon is hot. So, pagkapindot ko nito, pindutin nyo lang yung sa steam wand niya. Okay? And kung mapapansin nyo, habang umiinit yung sa steam niya, naglalabas siya ng pressure dito kay group head. So, since naglalabas siya ng pressure dito or ng hangin dito kay group head, nailalabas niya yung natitirang water doon kay basket. And kung papapansin nyo, natulo pa rin siya. Okay. So, ganun lang yung technique para makuha nyo yung dry na coffee pot. Okay. Kung papapansin nyo, tuloy-tuloy yung pagbagsak ng tubig. So, i-on nyo lang siya hanggang sa maubos yung tubig niya dun kay filter basket. So, pagkaubos na, din yung makita na dry na yung coffee pot ninyo. Okay. So, yun. Tanggalin nyo na yung porta nyo. Oops. And dry na yung coffee pot ninyo. Yan.
Check nga natin kung talagang dry. Tadan! Yan, o diba? Kaya lang mainit pa eh. Yan tsura niya. Yan. So, ganun lang yung trick niya. Pindutin niya lang yung sa steam niya. So, bago makalimutan, si steam wand. Kaya pagdating kay steam wand, syempre pinupunasan ko siya ng malinis na towel. Then, overnight, binababakan ko siya ng hot water. Okay. Ni-steaman ko lang siya ng saglit. Para sigurado matanggal yung gatas sa loob. Then, bababakan ko lang siya overnight. Since hindi naman abot yung steam ko dyan, I mean yung pitcher ko dyan, ginagawa ko, paloob ko siya, binababad. Usog pa natin. Okay. So, ingat lang at medyo mainit yung tawag dito. Medyo mainit yung steam wand niya. Yan. So, ganyan yung ginagawa ko. Pinapatungan ko lang siya ng weighing scale. Para mababakan ko siya. Okay? Then, turn up na natin si machine. Ganun lang. Sa mga panalig, dito na nagtatapos yung video natin ngayon. Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, don't forget to like, share, and kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe na din po kayo. So, see you next vlog! Bye!